So welcome to another blog mga ka-negosyo. Ito po yung ating topic ngayon na pag-uusapan. No, ito pong disadvantage at advantage, no, ng pagkakaroon po ng inahin, ano? So sa akin po, no, tingnan niyo po itong isa. Yan, no. Compare mo po diyan sa mga katawan. So nakita po niyo yung difference, no, because itong Zelda na ito, no, yung baboy na yan at itong lahat sila is composed of 3 families. So bali may problema ako dun sa pinakalas na kinuha ko, no, yung isa na yan. Siya, may kasama pa yan siya na kapatid na isa. Iniwalay lang namin kasi, no, I don't know kung anong klaseng baboy ito. Pero pag napansin nyo, no, hindi siya lumalaki, no. I don't know kung anong breed, no. Sabi nila, Bisaya daw, or may halong parang native chicken, a native baboy, no. Hindi siya lumalaki po. So, yan po ang disadvantage ng wala pong inahin. Kasi nagbabase lang tayo doon sa ating nabibili, no, doon sa mga middleman na binibenta na biik. So, ang nangyayari, hindi natin na-attain yung tamang breed ng baboy, no? Yan po ang mga disadvantage na wala ka pong inahin, no? So another disadvantage po na wala kang inahin, of course doon sa breed, is hindi mo alam, no, kung yung tina-target niyo po na ano, kilo or bigat na dapat makuha ng isang baboy. Okay. So pag makita ninyo, no, gaya nitong isa, nagkamali tayo, no. So, magkano ang binili ko dito, no? Nasa 2.5 po 'yan, no? So 2.5, no? So magpo 4 months na din this coming June 15, I think, no. So tingnan niyo yung katawan niya. Nandiyan pa rin po sa mga 40 or 35 kilos. So hindi siya lumalaki, no. Alay itong mga kabila, yung mga kasama niya, no, I was really sure that this is from the good breed, no, mga hybrid. Ito, sa bagsakan kasi ito binili, no, yung mga parang tinatinda, no, binalot sa, ano, sa saging. So, hindi ko natingnan, so, binili ko agad. Considering or thinking that hybrid, no, paglaki na, yun na. So, punta naman ta, isa pang disadvantage po ng wala kang inahin, no, is malaki po ang kapital, no, ng pagbili ng baboy, no. Kagaya ng sa kabilang Zelda, no, that is 10 pieces, no, nasa mga 26,000 po yan, no. Kung may inahin ka, sana natipid mo yun, no, sa 26,000 na 10 pieces na biik, okay? So malaking kapital din 'yon sa 26,000 sa 10. Okay, punta naman tayo sa ano, sa advantage ng disadvantage pa ulit tayo. Disadvantage. Disadvantage ng inahin, no? Wala kang inahin is ano ba? Ano ba yun? Kwento ko, disadvantage. So, ang nakita rin na problema, no? I'm talking here about backyard, no? Backyard piggery po tayo. Isa pong disadvantage na nakikita namin sa pagkakaroon ng inahin, no? Pagkakaroon, ibig sabihin mayroon ka ng inahin. Ano ang disadvantage ng pagkakaroon ng inahin? Okay. So, ang disadvantage po ng pagkakaroon ng inahin is
una nakikita in terms of backyard piggery is that hindi ka makaharvest ng tatlong beses sa isang taon. Eh, paano po yun nasabi? Kasi kung sa backyard po, dalawa lang po ang inahin mo, so umaasa ka po sa kailan siya manganganak, no? Correct me if I'm wrong, no? So take note, medyo mahaba-haba rin po yung span ng months before ito magbuntis, no? So hindi natin natatarget, no? Sa backyard piggery po, I would consider na meron kayong at least lang man, meron kayong 5 to 6 inahin para meron po silang interval, okay? So kung dalawa, tatlo, maghihintay kayo kung depende yan kung kailan mag-ready to yung inahin natin, okay? So hindi natin naabot yung target na 3 times a year kung for 4 months ka nagbebenta every 4 months, no? Yun ang kagandahan ng ayun ang disadvantage ng meron kang inahin. Kasi nakaano ka. Pero kung marami ka namang inahin, guys, no? Mga kanegosyo, mga 4 or 5 to 7 sa backyard. Good po 'yon, no? May interval ka na doon. Okay po 'yon. Pero take note, medyo malaki rin po ang kapital ng pagkakaroon ng inahin, no? So, of course, papakainin mo ito and then syempre yung effort na rin sa pag alaga sa kanya and syempre doon po sa pagpapanganak, no? Sabi nga ng iba, para din itong tao, no? Kailangan mo talaga matayan if ever nawala kang parowing pen, okay? So may parowing pen ka naman, wala problema, no, sa pag-iinahin, okay? So magkano ang beak ngayon dito sa amin sa North Cotabato? Nasa mga nasa 3,000 na po yung beak ngayon, no? Medyong mahal, no? Mahal ang biik, nagmahal na rin ang feeds, pero mura ang bili ng ating mga buyer dito sa North Cotabato. Nasa 140 lang, no, yung kanilang bili, no? Shout out naman dyan sa inyo yung mga nasa ibang probinsya na o sa Luzon o sa Visayas na malaki ang bintahan dyan. So I don't know if ano nangyayari dito sa North Cotabato. Sa palengke naman, nasa mga 250 yung kilo ng karne ng baboy, no? Yung dress meat na, okay? So suggest po kayo, mga kanegosyo, kung ano po ang mga comment niyo sa topic na ito. And I hope, no, next topic natin, ano yung mga indication, no, na pwede nating gawing inahin ang baboy. And for that, thank you for watching. Please subscribe. Bye-bye.